PGAN, today's video is pang 109 days na ni Mama Pig natin. And ayan, nagpiprepare na kami nung aming mga gamit na gagamitin para sa kanya at dun sa mga biik na lalabas. So, start na natin kung ano yung mga dapat nating i-prepare pag may mga anak tayong inahing baboy. Ito yung mga basic na ginagamit o kailangan natin pag mga anak na si Mama Pig. Ayan. So, kailangan namin na mag-prepare kahit 109 days pa lang ni Mama Pig kasi nga ang panganganak o pagbuntis ng ating mga baboy ay within 114 days po. 114 days sila na buntis. Ayan, simula nung na-EI o napabulugan natin sila. Pero meron po tayong allowance doon sa ating mga Mama Pig na pwede silang mag-advance ng 5 days na panganganak at pwede rin po silang late na 5 days sa kanilang panganganak sa kanilang due date. Ayan, so kailangan advance na tayong mag-prepare nung ating mga gamit na gagamitin sa ating Mama Pig at sa mga biik. So, obisa na po natin. Dito namin nilagay lahat dito sa my box. Ayan dito. Andito lahat ng ating mga gagamitin. So, ito na yung mga kailangan ng ating mga Mama Pig and yung biik. Ilang sa isang box na. Pero ang pinakaunang-unang kailangan po natin is itong crib. Ayan, crib po yung kailangan natin para paglabas po ng mga biik ay mapaglalagay natin sila, nakabukod sila kay Mama Pig kasi habang umiiri pa si Mama Pig at naglalabas pa ng mga biik kasi pwedeng may tendency na madagdagan niya yung kanyang mga biik. So, kailangan natin ang crib. Ayan, yung pangalawang kailangan natin is itong dahon ng saging. Ayan, ito yung dahon ng saging. Ito yung ginawa natin na nakaraan sa vlog natin kung wala po tayong dayami. Pero kung meron po kayong dayami is pwede na po yun kasi ito po ay gagawing higaan nung ating mga biik dun sa my crib. Dun po natin siya ilalagay. So, kailangan din po natin to para hindi po sila lamigin dun sa may crib pag ilalagay natin. And yung pangatlo natin is kailangan din natin ng brooding lamp. Itong brooding lamp na to is si Daddy lang din yung gumawa. Ito yung itsura ng brooding lamp natin. And kailangan natin ng watts na yung bumili na 100 watts. Ayan. So, ito yung ginagamit natin. Firefly na 100 watts. Ito yung stock natin na mga 100 watts na bumbilya. Ito yung ilalagay natin dito sa ating brooding lamp. Ito ay 100 watts. Bali, apat yung kinuha ni Daddy. O ba, apat yung in-stock. So, apat na yung kinuha para in case na mapundi yung isa is meron na tayong stock. Kasi kailangan ito para hindi lamigin yung ating mga biik at meron silang pampainit. Ito yung pampainit ng mga biik pagkalabas po nila. Kasi kadalasan yung mga baboy natin or mga inahing baboy natin is gabi or madaling araw sila nanganganak. So, kailangan natin talaga ng brooding lamp para hindi po sila lamigin. Lalo sa panahon ngayon, sobrang lamig po dito sa amin. And yung pang-apat natin na kailangan is itong basahan natin. Itong basahan, hindi pwede yung matigas na mga ano natin, yung mga damit. Hindi pwede yung mga pants, ganun. Dapat po, kailangan mga cotton yung kukunin natin, mga cotton na damit, para po hindi masaktan yung mga biik. Kasi ito ay gagamitin natin pangkunas dun sa mga biik pag lalabas na sila kay Mama Pig. Ayan. So, kailangan po natin ng basahan or pamunas para sa mga biik. Ayan. So, kailangan isang sako. Ayan, isang sako yung kinuha natin o yung mga pinag-declutter natin sa mga damit natin. So, yung panglima po natin kailangan na yan, pag nanganak na si Mama Pig is kailangan po natin isprayhan nito. Ito, kailangan natin ispray itong Heredex kay Mama Pig para mas madaling humilom yung kanyang sugat o yung pem-pem niya at hindi malagyan ng bacteria. Ayan, so ito ay wooden spray para mas mabilis humilom yung sugat ni Mama Pig. Kailangan po natin ito. Ito yung tinatawag na violet. And yung pang-anim natin, ito naman is kailangan natin ng mga anim natin is kailangan pa rin natin itong mga syringe. Ito mga syringe natin dyan para sa mga biik at doon kay Mama Pig. Kasi ang next na po natin ay papakita sa inyo ay yung mga gamot. So, kailangan din natin ng alcohol pang disinfect pang mag-i-inject tayo sa ating Mama Pig at sa ating mga biik at syempre itong bulak. And ito mga syringe natin at mga needle na ibang size. Ito pang biik natin to. At ito ating pangpito is yung ating Sustalin LA at yung Bixan SP. Ayan. Itong Sustalin LA is inject natin para antibiotic kasi yan kasi para mas madaling humilom yung sugat ni Mama Pig. At ito naman, itong Bixan SP is an SP is vitamins para kay Mama Pig at mabawi niya agad yung lakas na nawala sa kanya kasi nga mahirap po ang manganak lalo't ang daming biik na ilalabas. And ito namang Jectran natin is para sa mga biik na natin. And yung iba naman nandito is ito na yung mga
Ito na yung mga stock namin ng mga gamot. Katulad nitong Aprilite, yung stock natin mga vitamins, gamot. Tetrasin, ito natin isa is, ito naman Latigo 1000. Ito yung nakakaraan na binigay natin sa ating mga mamabig. Ayan, kung makikita nyo, may flavor na yung ating Latigo 1000. Mabango to, sobrang bango. Ayan. So, ito. Ayan yung pinaka-last na kailangan is yung, tada! Yung magpapaanak. Ayan, so kailangan talaga natin tutukan yung Mama Pig natin pag manganak. Lalo ngayon, ayan, dahil nagbibigay na ng sign si Mama Pig. Ayan, dahil malaki na yung pepim niya at medyo lagi siyang nakahiga agad. Ayan, parang gatas na lang yung hinihintay namin. Kasi pag may lumabas ng gatas, yan, bingo na yan. Nanganak na yan. Within a minute. Ayan. So, kailangan lagi tayong magbantay dito. Ayan, hindi na umalis si Daddy dito. Kasi nga, syempre, dalawang Mama Pig natin dito. And 4 days lang yung pagitan nila. May chance na magsabay pa silang mga anak. So, kailangan laging may bantay. So, yun lang po yung ating mga basic na kailangan na gamit para sa gagamitin natin kila Mama Pig at sa mga parating nating biiks. So, kung nagustuhan nyo po yung ating munting video, please like, comment, and subscribe. And please watch our next videos. Bye-bye!